Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na buwabalo sa mundo na? Kababalaban! Hi po sa lahat! Bago ko po simulan ang kwento ko, gusto ko lang sabihin, God bless us all po. Ang ibabahagi kong kwento ay kinuwento sa akin ng lolo ko bago siya namatay. Si Lolo Kulas ay isang magaling na albularyo sa amin. Takot lahat ng mga elemento sa kanya at mga aswang. Kahit na ang mga mangkukulam ay kinakatakutan siya noon dahil malakas at magaling siyang albularyo. Nagumpisa ang lahat nang pumunta sila ng Samar dahil may trabaho sila doon. Isang buwan na nagstay sila Lolo doon. Unang araw pa lang nila, samutsari na nagpapakita ang mga elemento sa kanya. Pero isa lang ang nakakuha sa kanyang atensyon. Ito ay ang babaeng napakaganda at nakangiti yung babae sa kanya. At tumugon naman si Lolo nang ngiti din. Isang araw, naglalakad-lakad si Lolo sa manggahan dahil sariwa ang hangin at daming bunga ng mga mangga. Habang kumukuha si Lolo ng mangga, biglang sumulpot sa likod niya ang isang babae. Bigla siyang natigilan. At sabi nung babae, "Teka, huwag kang matakot. Sorry kung nabigla kita." "Hindi. Okay lang. Sanay na ako. Ano nga palang pangalan mo?" "Ako si Diwata Ashley." "Isa kang diwata? Napakaganda mo naman." Ngiti lang ay tinugon ng babae sa kanya. "Ako pala si Kulas." "Oo, alam ko." "Paano mo nalaman?" "Narinig ko sa mga kasama mo. Nasa dugo mo ang isang babaylan, di ba Kulas? Mula ka sa angkan ng mga babaylan." "Ha? Paano mo nalaman?" "Amoy ko sa dugo mo, kaya lang di mo alam gamitin. Mabuti kang tao Kulas at malinis ang loob mo." "Salamat po, mahal na diwata." Sagot ng Lolo Kulas ko. "May ibibigay ako sa'yo." "Ano po yun?" "Isang medalyon at anting-anting. Isuot mo lagi at huwag mong iwawala sa katawan mo. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita at gagabayan ng mga gamot." "Paano?" "Ako na ang bahala sa'yo. Sumama ka sa akin, sa kaharian namin." "Sige po, diwata. Pero baka di na ako makabalik dito. Saan ba yun?" "Basta sumunod ka lang sa akin. Ako bahala sa'yo, Kulas." Ani Diwata Ashley. Pero hindi na nakaimik si Lolo dahil sinama na siya ni Diwata sa kagubatan sa isang puno na nandoon. Tumigil sila at bigla daw iyong bumukas. Ang pagkakaalam ni Lolo, isa lang itong ordinaryong kagubatan. Ang makikita doon dahil yun naman daw ang naririnig niya noon sa mga matatanda. Pero sinabi ni Lolo na, "Wow, ang ganda pala dito. Kumikislap na parang isang syudad sa Amerika. May sasakyan at ang lalaki ng mga bahay at ang gaganda ng mga kasuotan nila. Ang daming ginto na nagkikislapan." Dinala siya ni Diwata Ashley sa malaking bahay, pero parang isang palasyo. Napakalaki at napakaganda. Bahay na parang gold at ang lahat ng nasa paligid nito. Namangha si Lolo sa mga nakita niya. Hinainan din daw siya ng mga pagkain at pagkadami-dami na iba-ibang pagkain. Madaming prutas at kung ano-ano pang may puti at itim na bigas. Sabi ni Diwata Ashley,
kumain ka ng mabuti bago kita ibalik sa inyo. At nakangiti naman ang tugon ni Lolo. Pagkatapos daw nila kumain, pumunta sila sa isang silid na punong-puno ng kayamanan. May mga ginto at diamante at iba pa, sabi ni Lolo. Grabe, ang dami. At namanga siya, ganun na lang daw sila kayaman. Inanyayahan siya ni Diwata Ashley. Halika, lumapit ka dito sa akin, sabi niya sa lolo ko. Lumapit naman sa kanya si lolo at ibinigay ni Diwata Ashley ang medalyon na may buhay. Sabay sabi na, mararamdaman at makikita mo ito sa panaginip. Magbibigay ng lakas at kapangyarihan sa'yo para sa panggagamot mo. Mabuti kang tao at matulungin sa iyong kapwa. May isa pa akong ibibigay sa iyo. Isang agimat ito na kahit sino walang makakapantay sa'yo. Elemento man o aswang, kahit mga tao, magiging malakas kang babaylan. Sana ingatan mo ito at may gagabay sa'yo. Lagi mo itong isuot, Kulas. Isinuot nga ni Lolo yung agimat at medalyon sa liig niya. Napamangha si Lolo dahil umilaw yung medalyon at ang agimat. Nasilaw siya. Pagkamulat niya, bigla siyang napabangon na nasa bahay na daw si Lolo. Sabi niya sa mga kasamahan niya, "Nawala ba ako?" Tanong ni Lolo at tinawanan siya ng mga kasama niya. "Anong pinagsasabi mo, pre, nananaginip ka nga eh?" Napaisip siya kung panaginip lang ba lahat ng iyon. Nang bigla niyang naalala yung medalyon at agimat na binigay sa kanya. Napanganga siya dahil nasa liig niya ang agimat na binigay sa kanya ni Diwata Ashley. Doon niya nalaman na totoo at hindi panaginip ang lahat. Pero bigla siyang nag-alala, asan yung medalyon? Sabi niya sa isip niya, nang may bumulong sa kanya. Nasa katawan mo ang medalyon, kaya naririnig mo ako. Dahil nasa katawan mo ang isang kapangyarihan, kaya nakaya mong makipag-usap gamit ang isip lamang. Kahit malayo ako, maririnig mo ako. O kahit sino na nasa paligid mo, kaya mo na din manggamot sa mga taong nangangailangan sa'yo. Sana ingatan mo at pahalagahan mo yan, Kulas. Yan ang tadhana mo. At dito po muna natin puputulin ang kwento ni Kulas na ibinahagi sa atin ni Anonymous Sender. Abangan po natin kung ano ang mga kakaharapin ni Kulas gayong hawak niya na ang agimat at medalyon. Maraming salamat po ulit sa ating Anonymous Sender. At sa boses po ni Kulas, si Dreen po ng DreenWorks Original Stories. Guys, visit niyo po yung channel niya. Lahat po ng mga stories doon, puro po likha niya. Original po ng mga storya na siya po mismo ang may akda. At sa mga bago pa lamang po sa ating channel, welcome po kayo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag kalimutang i-hit ng like, share at comment. Paki-hit na rin po na notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong kwentong ating ibabahagi. Sa mga gusto rin pong magbahagi ng kanilang mga kababalaghan stories, mag-email lamang po kayo sa mundonangkababalaghan@gmail.com. Maraming salamat po ulit sa lahat. Keep safe lagi, guys. God bless us all. Blessed Sunday, everyone.